Talaga? San sa kayo ba? Bulacan kami. Oh, saan ba ang Bulacan? Baliwag. Sa, alam mo yung... Lagpas na ng Manila yon. Valenzuela, tsaka yun na. Malapit doon. Mm. Pangasinan, maganda sa inyo sa mga beach ha. Mm, medyo okay-okay pa doon. Pero pinaka-dawis, sa may ano? Tawag dito. Ilocos, yung mga pagod-pod, gano'n. Eh di marunong ka ng salita ng ano? Ilocano? Oo. Mm-hmm. Ilocano. Maliliig ako yung nanay. Ilocano. Ilocano rin? Oo. Sabi niya, kalahating Ilocano. Siya nakakaintindihan daw siya. Hmm, Ilocano ako. Oo. Pero dito siya lumaki. Oo, oh, mahirapan na yun. Dito siya lumaki, pero nakakaintindihan siya. Ng Ilocano? Oo. Okay. Minsan mga... Pilipino, mostly, nakakaintindi, pero hirap magsalita. Oo, yung iba, no? Mm-hmm. Pero yung mga anak mo, sanay. Hindi sila makapagsalita, pero nakakaintindi. Oo. Yung bang asawa mo, Ilocano rin? Hmm, kapitbahay sa Pilipino. Ay, so sorry, Jose. Para pa lang ako, yung asawa ko, kapitbahay ko eh. Kapitbahay lang. Oo. Kaya... Hirap mag... Ilang taon nang wala? Dalawa. Hirap pa yun, no? Kailan lang, diba? May time pa rin na... Oo, so, alam mo, sabi ko nga, buti na lang may mga anak ako. Oo, madidipas ka talaga. Kasi kung wala akong mga anak, baka kung ano na nangyari sa akin. Siyempre, hindi. Kasi ang pamilya ko, Rasyo, nasa Edmonton lahat. Kailangan nandito sa asawa ko. Walang... makakausap. Oo. Kaya alam mo, itong maniligaw ko, eh. Kaya narapit mo rin, mabait din kasi sa akin. No problem. Oo, mag-grocery ako, wala yung anak ko, nasa trabaho. Wala kaming pagkain. Sabi niya, oh, sige, lahat isunduin kita po. Yeah, Kasi pagod din sa trabaho. Nakasimanga. Normal na sa tawang. Kung nga rin, pag-uwi ko, pagod. Oo. Pag walang pagkain, di. Oo, ano. Pero si Mrs. mo nagtatrabaho. Mm-hmm, nagtatrabaho din. Trabaho kami dalawa. Oo. Eh, sino naiwan sa mga bata? Yung sa baba. Pero yung isa kong anak... Oo, malaki na eh. Pwede nang iwanan eh, oo. Diba? Magpo-14 na siya eh. Oo. Sa... Kaya ngayon, pwede na September, siya mag-alaga. Ano? Pwede na. Oo. Saka mag-10 na rin yung ano sa... November. Ay, malaki na rin yung isa, no? Kaya... Consider na rin, pwede na silang... Pwede may na silang iwan, ano? Oo. Kasi ano yung mga... Please. Oo. Galing sa trabaho. Dito daw siya nakain. Ano? Talagang pot-pot na, oh. Oo, ano? Ganun pala yun, ano? Scratch niya. Oo, kaya pala. O maano, sabi nga, ano ba tawag nila sa kumakadyot daw? Sige.
hindi na diretso yung ano, paghinto at pag-aaral. Gagaya ko yung mga babauni ng mga bata sa isang linggo. Eh wala namang ibang gagawa. Kaya mag-iisang magulang eh. Hindi nyo nakuha nyo ang tawag dito? Hmm. Ang parents sa ano? Hindi na. Sa Edmonton lahat sa inyo. Oo. Yun lang. Kaya wala. Tapos yung sa pamilya na yung sa asawa ng girl na ni. Oo. Pupunta lang sila dito pagbakasyon. Halimba, 6 na buwan. Eh, COVID na yun. Wala. Wala. Hindi sila makatravel. Bawal ang ano ngayon. Bawal. Walang pwedeng lumabas sa ano ngayon. Mag-isa? Oo. May wala akong kapatid dito, Rachel. Hihirap lang gano'n. Wala akong pinsan, wala akong kahit sino. Kami lang pala na mag-asawa, tapos naiwan pa niya kami. Kaya sabi ko eh, pagdating ng panahon ni si sino eh. Ako, kaya sabi ko, Diyos ko, Lord, ang hirap. Minsan umiiyak na lang akong mag-isip. Hirap talaga. At least nakayanan nyo. Yung iba, depressed. Ay, talaga. Sinabi ko sa sarili ko, pag may nangyari pa sa akin, may kawawa Ay, wag naman. Oo. Eh, paano na lang yung mga... Bata. Yung mga bata naman, wag naman. Oo, kaya sabi ko. At least, kahit paano, nakakopap kayo. Hindi yung nawalan na ng... Benta ko na yung condo na yun. Baka lumipat na kami next year, Rashwin, sa ano sa Edmonton. Nandun ang pamilya? Oo, nandun ang mga mama ko. Lahat ng kapatid ko nandun. Malamig lang lang yata doon, di ba? Yun lang, oo. Mag-adjust sa weather. Oo. Pero kung nandun ang pamilya, why not? Eh, at least na may tutulong talaga sa amin. Actually, one time naisip rin namin yan eh. Oo. Kasi, pamilya ba kayo doon? Wala naman, pero yung kapitbahay namin nag-move doon. Oo, okay sila. Okay naman daw ang ano ay nakabahay na rin sila. Oo. Ikaibigan ng ano yun, asawa ko. Ang ano yun na, tol. Kasi pati yung asawa niya, naging kaklos ko na rin. Oo. Iba't iba ka rito, sabi. Kaso ang problema lang daw. Talagang mas mahaba ang lamig. Oo. Kaysa yun. Pero mas taas kasi sweldo ron. Yun lang ang problema, eh parang... Iniisip ko eh, kaya ba natin, sabi ko. Oo. Baka hindi natin kaya. Yung lamig. Lamig sa, siyempre. Yung buhay. Yung buhay doon na dito eh. Parang Pilipinas dito eh. Oo. Magandang klima. Kaya dito. Magandang klima. Oo. Ma, Oo, pero ang bayad niya sa bahay. Yan lang. Yan lang ang ano rito. Oo. Kaso... Bumili ba kayo ng bahay dito? Wala. Hanggang ngayon, 10 years na ako rito sa Canada. Hindi ka pa nag, Kulang. Kulang na kulang. Eh, kaya nga eh. Meron naman kayo makukuha kaso, ang lalayo na lugar. Oo. Eh, dito ang parang... Alam mo ba kung wala kaming pinagbentahan ng bahay sa Edmond? Kasi may nakabili kami ng bahay noon doon.
Sa Edmonton. Oh, galing din kayo doon? Galing kami doon, pero saglit lang kami. Okay. Kasi nga, mas gusto ng asawa ko dito. Tapos, binenta namin. Pumunta lang kami ng konti. Kasi hindi ko siya, hindi naman, wala siyang insurance na malaki. Yung insurance niya, ano lang, pang gamot na niya, pang ano, hospital. Kasi hindi naka-covered ng DC. Hindi kayo nakakuha ng mga critical illness, gano'n? Kasi bigla. Unexpected. Oo, siyempre. Bigla yung ano niya. Unexpected naman. Oo. Sino naman ang mag-akala? Kaya maliit lang yung insurance niya eh. Tapos eh. Gastos. Eh siyempre, pinanok ko ng living. Oo, mahal pa rito ang ano. Remake ko, naawa naman ako. Ayoko naman ng wala siyang, yung bang kalalagyan niya. Magandang. Oo. Ngayon, nandiyan sa may metro town. Doon siya nakalibing. Maganda yung libingan. Kaya, sabi ko, kawawa may asawa ko. Eh kung titipirin ko pa, eh Diyos ko. Sabi ko, eh kaya yung insurance niya sa kanya lang lahat. Walang ano? Oo. Di bali na. Basta, okay naman siya. Loob ko na siya eh, nasa magandang lugar. Pag gusto mo puntahan, para ka nasa park. Anytime. Oo. Sino pang nagka nagkwento sa akin na sorry, mahirap pag-usapan ko yun. Ayoko rin ano. Kasi si Mrs. din dati nagkaroon siya ng ano, buti na lang, hindi na ano nangyari sa yung sa breast? Nagkaroon siya ng lump? Buti na lang, hindi siya ano? Tinanggal na. Sabi ng doktor, malulusaw daw. Ay, buti na lang. So, binayopsis siya. Nininervyos din kami. Oo, siyempre. Kaya nga siya. Paanong pag... Minsan, ayoko nga. Kasi na-experience ko rin ang na-depress. Oo. Pero salamat naman at hindi ano. Buti na lang. Binayopsis siya eh. Hindi naman daw. Oo. Ano lang, ah. Alam mo, minsan, kahit wala tayong pera, rasyon yung... Basta hindi magkasakit. Oo, basta wala lang tayong sakit at mapalaki natin mga anak natin. Yeah. At magkasama kayong mag-asawa. Uh-huh. Alam mo. Kaya muna yung sabi nga nila eh... Kayamanan. Kayamanan. Hindi mo naman madadala yan sa ano. Wala. Eh yung mga dinan ko eh, de, nasa Germany. Gusto nilang dalhin pa yung asawa ko sa Germany, pagagamot nila. Oh. Ang daming gagastos eh. Binenta yung isang condo nila dito. May condo dito yung dinan ko. Wala rin. Hindi rin ano? Wala rin. Hindi rin. Wala na talaga. Talagang kalat na kalat na. Hindi na ano? Naninigarilyo siguro siya? Nung araw, nung bata siya, malakas manigarilyo nung teenager pa kami. Nakikita ko na siya nun kahit hindi ko pa siya ka-close nun eh. Kasi magkapitbahay nga kami. Parehas pala tayo. Sa Pilipinas. Kaya nakikita ko siya sa mga barkada niya. Naninigarilyo na? Oo, sobra. Kaya walang tigil yun. Nung naging mag-asawa na kami, saka lang siya tumigil. Saka siya tumigil. Pero ilang taon yun na ano siya, dire-diretso. Para mong ginawang tubig yan, ano? Eh, buti ikaw, hindi ka naninigarilyo. Nasubukan ko rin nung kabataan ko. Pero hindi, ano? Pero, hindi ko, ano? Parang hindi ko siya type. Oo. Pero umiinom ka? Umiinom pag, ano, occasional na. Hindi yung inom na, ano? Oo. Hindi, wala akong bisyo. Oo. Sabi nga nila, hindi mo susubukan, walang mayari. Oo nga, sa kasabihan na no God, no glory. Oh, yun. Wala talagang mangyayari. Eh. Pag hindi mo, inano, nilakasan ang loob. Oo. Magpapaano na naman kami, magpapa-assist na naman. Oo, sige. Sige na, sige na. Hindi kami umabot nung pang taon na to eh. Oo. Hanggang 400 lang yun. May mga 400 naman na kondo ha. Meron kaso nga lang, malalayo. Eh, hanggat maaari, around Vancouver pa rin, Richmond, gano'n, yung hindi masyadong
Ayaw niyo ba sa Burnaby? Dito sa ayun, mga ganyan. Dito, marami sa area na to. Kaya nga eh. Na 400 lang. Medyo ipipix mo lang ng konti, pero kaya mo. Kasi ang problema, kaya mo gawin. Nauna yung sasakyan kasi nabinili ko eh. Ah. Kaya nung nasilip nung bangko. Oo, meron pa kayong ano. Kailangan na. Oo. Kailangan daw kahit kalahati yun. Oo. Kaya, imbis na 400, baka mapupunta lang ng less yun. Mga 350, gano'n. Oo, eh. Oo nga. Eh. Malapit na ba matapos yun sa training? Nako, ano pa lang yun, isang taon pa lang mahigit. E di, 5 years pa, gano'n. 7 years yun, 8 years yun. Anong tagal? Kaya nga. Oo. Kaya nga sabi ko eh, patay tayo dyan. Matagal-tagal pang bubunoy natin. Kaya nga ako, hindi ako basta makabili ng sasakyan eh. Kasi, ang dami kong gastos eh. Kaya nga, ako rin eh. Eh, yung anak ko naman, hindi ko naman maasahan. May sarili rin siyang bayarin. Yung sasakyan niya. Yung bagong driver, insurance niya eh. Kamahal. Ah, syempre. Hindi 400 yan, na insurance niya. Hindi yan bababa yun. Ganun. Gusto ko nga sana ilagay sa akin. Sabi ko, ilagay ko muna kayo. Eh, hindi naman nakapangalan sa akin sa sasakyan. Ay, hindi pwede. Eh, hindi pwede. Kasi kung sa akin mababa, matanda na ako. Bakit kasi hindi niya tapos ginawa na lang siyang secondary driver? Kaya nga. Eh, hindi pwede yung palitan yan. Eh, ba? Paanusin pa sa bangko. Sa ano? Yun lang. Para makunta sa akin. Kasi 400, grabe, no? Oo. Kumbaga, isang... Ako 200 lang insurance ko eh. Isang ano na yun, no? See? 200 kumpara sa ano, sa... Ano ba kinuha niyo? SUV ba? Yung sa akin? Yung bago, oo. Oo, yung jeep ko. Ah, yung dala mo dito nung minsan, mm-hmm. Mahal nga yung jeep eh. Kaya nga, ano rin, may pagsisisi rin ako. Ang mahal mo, alam mo, tinitingnan ko yung sa ano, 60? 70? 72 yun eh. Oo. Yung pinakamababa, 60 yung nakita ko. Nandiyan na? Oo. Hindi ko na kahit at anong... Ay, eh, nag-try mo naman. At yun lang ano naman. Ko, sabi ko kay misis. Oo. Minsan lang tayo mabuhay. Oo nga. Eh, nandiyan na. Kahapang bata ka pa, kapag bata pa kayo, na-enjoy niyo yung ganon. Mm. Hindi masama yun. Kay misis na. Ayun na siya lumaki. Alam mo, hindi siya makabili ng sasakyan na bangko. Kasi may binabayaran siya ng kondo. Oh. Eh, nag-isa rin siya. Kaya nga daw siya nakalagay. Pagbo na yun, mukhang matanda na. Pilipino rin. Pilipino. Kasi sa ano niya, sa pag-iintindi niya, sa paghahanap buhay. Hindi naman daw siya tulungan ng mga magulang niya, kahit may mga bahay magulang niya. Dito kasi ganun talaga eh. Kailangan mong kumayod dito eh. Oo. Hindi mo pwedeng ipaasa sa kahit sabi iba, niya. Eh. Ano, kahit may mga magulang ako dito, Diyos ko, sabi niya, hindi mo... Yung kakainin ko na lang, babayad ko muna dito sa ganito, sa ganun. Kakainin ko na lang yun, sabi niya. Hindi mo pwedeng ano, no? Oo. Kaya daw siya, nakwento niya sa akin, nung daw unang... Pinalaya siya ng nanay. Pinalaya? Kasi nga, natanda na, ayaw pa lumayas sa kanila. Sabi niya, hindi ka mo magsasarili. Oo, oh, okay. Akala ko, okay. Well, may point naman. Ede, ngayon, ede, sabi daw niya, sige, dahil 35 na daw siya. Ede, pinalayas na daw siya. Ede, dapat lang, 35 eh. 35 na. Walang yun eh. Ngayon eh, sabi niya, sige, okay, ano na, magsasarili na. Akala daw niya, ganun-ganun. Hindi na ito siyang pera. Sabi niya, bitinaw niya sa kondo. Nung nasa kondo na daw siya. Tipid na. Tipid na daw siya. Kailangan na niyang magtipid. Obe. Puro kanin. Konti ulam. Kinukwento niya sa akin. Para lang daw ma-spread niya yung pagkain niya the whole week. Hindi ko inabot daw niya. Kailangan. Siyempre eh. Pinaalis mo siya sa kanil eh. Hindi pwedeng tawag dito.